ito yung I think isa sa mga pinaka-importante at hindi mo dapat ini-skip. Ngayong araw na to, sasagutin ko ang isa sa mga comments na nakita ko sa isa sa mga videos ko recently. Ang comment na ito ay galing kay Mr. Louis Sebastian. So, shout out to you, sir. Thank you so much sa panonood ng video ko. Ang sabi niya, ano daw ba ang mga maisasuggest ko para makapasa siya sa interview dahil newbie pa lang siya sa BPO industry. Dahil dyan, naisip kong magbigay ng 10 suggestions para sa iyo at para sa mga newbie, kagaya mo kung newbie ka para sa iyo itong video na to. Sa unang part, ito yung 5 tips na ibibigay ko before the interview. Tapos, 5 tips naman during the interview na kailangan sundin mo talaga para sure napapasa ka. Kaya kung interesado ka sa ganitong topic, make sure to stay tuned and just keep on watching. Suggestion number 1 po tayo. Ang una nating gagawin ay kailangan alamin mo kung ano-ano mga job description, ano-ano mga tasks at responsibilities na gagawin mo sa trabaho na to. Kailangan din na kapag nabasa mo ang mga yon ay merong kahit isa, dalawa o lahat sa mga yon na match sa skills and qualities mo. Kasi 'di ba, kapag mag-a-apply tayo ng trabaho, makikita natin yung job posting. Tapos sa job posting, makikita natin yung job description. For example, ang hinahanap ay senior high school graduate, college level or college graduate. Ibig sabihin, kailangan nasa 3 options ka. Tapos may hinihingi din doon na good communication skills or excellent communication skills. Kailangan alam mo sa sarili mo na meron ka noon. Or kung wala man din, hanapin mo sa ibang part ng job description kung ano ba, kaya mo ba yung mga tasks na nandoon? Kasi kung wala sa alinman sa mga 'yon ang kaya mong gawin, then I suggest na 'wag mo na lang applyan kasi kung makakapasok ka man in the long run, hindi ka magiging masaya. Although, pwede mo namang pasukin, pwede mo namang subukan, pero yun lang naman yung magiging con non in the long run. Ngayon, kaya ko sinabi na kailangan alam nyo kung ano yung job description dahil tatanungin po kayo niyan pagdating sa mismong job interview. Sasabihin sa inyo, so what do you know about the job? So what do you know about the tasks? Do you know anything about the task that will be done kapag ka na-hire ka? And things like that. Kaya kailangan alam natin ang job description. Hindi yung porque nakita mo na hiring ay nag-submit ka na agad ng application mo without even reading kung ano ba yung mga kinakailangan sa role na yon at kung angkop ba siya sa skill sets na meron ka. Suggestion number 2, before interview mo rin to gagawin, kailangan mag-research ka tungkol sa company na papasukan mo. Check mo yung website nila. Pagkatapos niyan, alamin mo yung kanilang core values, alamin mo yung kanilang mission, vision, accomplishment, achievements, ano ba yung pinapahalagahan nila sa workplace. Kasi there are possibilities na itanong din to sa inyo. Sasabihin sa inyo, what do you know about our company? Did you do your research about us? Diba? Mga ganong question. Kaya kailangan confident tayo. May mga applicants kasi na nagsasubmit ng application nang hindi man lang nagre-research tungkol sa company, kaya kapag tinanong ng ganitong tanong, nganga na sila. So, syempre, kapag wala kang naisagot, negative ka na doon or negative impression yon at parang wala kang care sa company dahil nga hindi mo man lang inalam kung ano yung background nila. Suggestion number 3 na maibibigay ko sa inyo ay alamin or mag-research kung ano ang hiring process nila. Usually, sinasabi naman to sa website nila o kaya naman sa mga groups, sa call center groups, makikita nyo kung ano ba yung hiring process nila. Sinasabi doon kung merong initial interview, panel interview, final interview, assessments, at kung ano-ano pa. This way, alam mo kung ano-ano ang mga stages na pagdadaanan mo bago ka makarating sa job offer. Yung iba po kasi sa atin, clueless talaga kung ano yung mangyayari. Ang alam lang nila, may interview sila, pero hindi nila alam kung anong klaseng interview ba yon. Initial interview, final interview, panel interview, may kailangan bang mock exam, mock call, and things like that. Kasi kapag alam natin kung ano yung flow ng hiring process, edi makakapag-practice tayo kapag alam nating may assessment sila, edi makakapag-research na tayo before pa yung actual na interview kung ano ba yung assessment na yon, kung ano-ano yung mga tips para maipasa yon, para hindi tayo clueless at para may idea na rin tayo.
Suggestion number 4, ito yung I think isa sa mga pinaka-importante at hindi mo dapat ini-skip. Ito ay ang ilista ang lahat ng possible interview questions para sa newbies. Nagkalat na to online, mapag-Google, Facebook, or YouTube man, makikita natin yan everywhere. Kaya dapat meron kang ball pen, papel, or notebook. Isulat mo lahat ng mga possible interview questions. Tapos, kunin mo yung mga tips para masagutan ito ng maayos at mag-construct ka ng sarili mong sagot base sa sitwasyon mo. Huwag mong basta-bastang kopyahin yung binigay na example, lalong-lalo na kung hindi naman to applicable sa sarili mong sitwasyon. Pero of course, kung applicable naman yung tips or applicable naman yung answers, then pwedeng-pwede mong kopyahin yung mga yon. At syempre, dagdagan mo na lang din para hindi masyadong halata. Kaya advisable tong mga to dahil ang mga questions na pinopost online ay mga galing yon sa mga nakaranas ng ma-interview at nagsishare lang ng mga experiences nila. May mga possibilities na itatanong talaga to sa inyo at may mga common job interview questions talaga na palaging tinatanong. Kaya kailangan i-take note natin to, isulat ang tips at syempre mag-compose ng sariling sagot. Suggestion number 5, bago ang mismong interview, mag-practice sa pagsagot ng mga common interview questions. Di ba nga, nagsulat ka na ng lahat ng mga possible interview questions at sinulat mo na rin yung mga answers na applicable sa'yo. Pagkatapos niyan, syempre, i-familiarize mo yung sarili mo sa mga sagot mo na yon. Mag-practice ka kung kinakailangang mag-voice record ka ng sarili mo. Ginagawa ko yon actually. Di ba, sinulat ko yon. I-re-record ko siya ngayon sa cellphone ko, tapos ipi-play ko, pakikinggan ko kung kumusta yung boses ko. O kaya naman, kakausapin ko yung sarili ko sa harap ng salamin. Like, tell me something about yourself. Nakaharap ako sa salamin yan, tapos sinasabi ko yung sagot ko. That way, makikita mo kung okay ba yung facial expression mo, okay ba yung way ng pagsagot mo. Isang malaking bagay din yon. Tsaka, kung magpa-practice ka pala, make sure na basahin mo yun ng malakas para mapopronounce mo ng tama yung mga words. May mga times kasi na kapag minemorize natin or kinabisa natin ang isang sagot tapos binabasa lang natin, kapag sasabihin mo na yung mismong sagot sa tanong na yon ay parang iba yung pronunciation mo or parang naninibago ka. So, para na rin ma-practice ka talaga ng bongga. Suggestion number 6 na tayo. Ito na yung part 2 kung saan ito na yung mismong actual na interview. Suggestion number 6, magsuot ng komportabling damit at presentableng damit at the same time, tsaka manatili kang kalmado kahit na kinakabahan. Bakit ko nasabing kailangan natin magsuot ng komportableng damit? Kasi malaking factor din sa pagdala ng sarili natin kapag komportable tayo sa suot natin. Wear your best attire, syempre. Sabi nga nila, show your best self pagdating sa interview. Tapos, ang gagawin mo ngayon, kahit kinakabahan ka, I understand, newbie ka, kinakabahan ka, pero kalmahan mo pa rin. Kalmahan mo. So, kailangan mag-inhale, exhale ka. Isipin mo na yung nag-i-interview sa'yo ay kaibigan mo lang. Long-lost friend mo lang na maraming chika sa'yo dahil nang hihingi ng update sa buhay mo. Parang ganun lang. Huwag mong isipin na yun yung dahilan para mag-work and things like that. You know, huwag mong isipin yon. Although, maging seryoso ka pa rin. Question number 7, maintain good posture and proper eye contact. Mahalaga din kasi yan, lalong-lalo na kapag face-to-face yung interview. Kailangan ganyan, naka, diba, parang formal-formalan lang tayo. Tapos, kailangan good eye contact. Ibig sabihin, kapag sumasagot ka sa interviewer mo, hindi yung kung saan-saan ka nakatingin. Sa tumitingin ka sa taas, tumitingin ka sa baba, or everywhere, or yung nade-distract ka. Kailangan nakafocus ka lang sa kausap mo. Tumitingin ka sa kausap mo kasi sign niya na sincere ka sa kanya at nagpipay attention ka talaga. Tapos, lakasan mo yung boses mo kapag sinasagot mo na yung tanong sa'yo. Naramdaman nyo na ba yung feeling na kapag kinakabahan kayo, parang yung boses nyo ay nanliliit, parang hindi lumalabas yung totoo ang boses nyo. Kaya I highly suggest na lakasan nyo yung boses nyo para mag-sound talaga na powerful yung voice nyo, confident kayo kahit na medyo kinakabahan.
Tip number 9, isa to sa pinaka dapat na gawin. Kailangan honest ka sa mga sagot mo, pero wag nega. Ayaw kasi nila ng mga negatibong sagot. Kagaya ng negatibong perspective pagdating sa past employer mo. Halimbawa, sinisiraan mo sila, pangit yung management, kaya ka umalis, mababa yung pasahod. Mga ganong bagay, hindi nila gusto yung mga yan. O kaya kapag masyado mong minamaliit yung sarili mo, tapos hindi ka bumabawi. Kapag may sinabi kang negative thing about yourself, kailangan bawian mo yan ng something positive. Hindi dapat mag-end sa negative yung sagot mo. Kasi kung hindi, di mag-i-end din sa negative na result yung interview mo. Siyempre, additional tip, kailangan mag-yes at mag-yes, 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 na mag-yes ka lang talaga sa mga situational na interview questions. Kasi may nakasabayan ako sa Concentrics before. Parehas kami for final interview. I think tatlo na lang yata kaming natitira nun sa final interview. Tapos, hindi siya nakapasa. There was a time kasi na tinanong siya kung okay lang bang pumasok siya during holidays. Tapos ang sagot niya ay no. Yes, naging honest siya. Ayaw niya talagang pumasok during holidays. Pero paano naman kapag dinedemand na ng company yon? Dahil account namin that time ay 24/7 yung operation. So, ibig sabihin kahit holiday, papasok ka talaga. Dahil lang sa simpleng sagot niya na no doon sa tanong na yon ay na-reject siya. Pero of course, kapag nag-yes siya doon, ibig sabihin, pasok talaga siya sa banga. So kapag tinanong ka na, are you willing to work during holidays? Are you willing to work during your day off if needed? Are you willing to render an overtime? Mga ganong tanong, yes and yes and yes ka lang talaga kung gusto mong pumasa. Pero kung ayaw mong pumasa, isang no mo lang doon, kahit kaano ka pakagaling, kahit magaling pa yung comm skills mo, kahit may experience ka pa, hindi ka nila ipapasa. Trust me. Suggestion ko during interview, kapag hindi mo naintindihan ang tanong sa'yo ng interviewer mo, huwag kang mahihiyang ipaulit yon kesa naman ang hula ka ng sagot sa tanong niya tapos mali pala yung pagkakaintindi mo. Kasi tayo kapag newbie, parang hindi pa natin masyadong gamay ang mga tanungan sa interview. Minsan, hindi natin masyadong naiintindihan yung tanong dahil masyadong fluent yung kausap natin sa English. Kaya okay lang talaga na ipaulit mo yung tanong. So, pardon me, can you please repeat the question? Ganyan. If you need time to pause para mag-isip, you can ask your interviewer, can I have a minute to think about this? Pwede naman yun, di ba? Especially kung ang tanong niya ay out of the box. Hindi ka naman basta-basta makakapag-come up ng answer, di ba? Unless kabisado mo talaga yung mga galawan sa mga out of the box questions. And at the same time, mag-pray ka lang before the interview and after the interview. At saka magtiwala ka sa sarili mo. Kasi sinong magtitiwala sa'yo kung ikaw sa sarili mo mismo hindi ka nagtitiwala? Lang naman po yung aking 10 suggestions or tips para siguradong papasa ka talaga sa interview mo bilang baguhan dito sa BPO industry. Hindi ko naman ginawa lahat ng tips na yon, pero majority doon ay ginawa ko talaga. So, kung hindi ko ginawa lahat ng tips ko, pero nakapasa pa rin ako sa interview ko noong nag-apply ako sa call center agent as a newbie rin, then mas malaki yung chance na makapasa ka kung i-apply mo lahat ng tips na to. So, mag-comment ka sa baba kung naging helpful tong tips na to. At kung meron ka pang questions, suggestions, feel free to let me know dahil gagawan po natin yan ng video soon. Anyway, happy Valentine's Day po pala sa inyong lahat. Bye-bye!